Isang malungkot na balita ang nakarating sa amin ngayong araw ng Biyernes, April 23. Dahil ang isa sa kinikilalang haligi ng OPM na si Victor Wood ay pumanaw na sanhi ng komplikasyon ng COVID-19. Siya ay 74 years old. Kinumpirma ang balitang ito ng kanyang misis na si Miss Nerissa. Ayon sa kanya, 2 days ago nang isugod nila ang kanyang mister sa ospital dahil inaatake ito ng asthma. Ngunit bandang alas 9 ng umaga ngayong April 23 ay binawian na ng buhay ang OPM Icon sa New Era General Hospital sa Quezon City. Bumaba daw ang oxygen level nito kagabi. Nagpapasalamat naman si Miss Nerissa sa mga taong nagmamahal sa kanyang asawa, gayon din sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na kinaaniban nila sa ginawang pagtulong sa kanila. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nagmamahal kay Victor Wood at sa pamamahala ng INC para sa amin. Sa mga kaibigan na laging andyan at sa mga anak niya na kahit malayo ay karamay ko at sa mga fans, salamat sa walang sawang suporta na wala man siya mananatili ang kanyang mga kanta. Si Victor Wood ay nag-umpisa bilang beat player sa ilang mga pelikula noong 1960 hanggang sa sumikat siya noong sumunod na dekada. Ang mga awiting pinasikat niya ay In Despair, Mr. Lonely, I'm Sorry My Love, I Went to Your Wedding, Proline, Eternally, Carmelita at marami pang iba. Magandang lalaki si Victor Wood at dahilan rin ito kaya sa pelikula ay naitambal rin siya sa mga sikat na aktres noon gaya ni Nora Honor, Joanna Garcia at iba pa. Kagaya ng maraming sikat na personalidad ay inamin ni Victor Wood na dumanas rin siya noon ng depression, lalo na noong nasa peak ang kanyang career. Ito na rin ang nagbunsod para sa kanyang spiritual realization. Dahil sa makulay na buhay ni Victor Wood ay nagawa na rin siya ng pelikula, ang kanyang life story na dinirect ni Carlo Ortega Cuevas. Sa Facebook ay shinare ni Direk Carlo ang mga nararamdaman niya sa pagkawala ng veteran singer. Pakikiramay sa pamilya ng isang haligi ng OPM ang jukebox king Victor Wood. Mapalad ako dahil bago siya pinagpahinga ng Diyos ay narinig ko sa kanya mismo ang isang kwentong ngayon ay isa ng kasaysayan. Mahaba at makabuluhang usapan tungkol sa buhay, kasikatan, pagbagsak, pagbangon, pagtingala at pagpanaw. Habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang pagkabata, pakiramdam ko ay kasabay ko siyang lumaki. Isang karangalan na mapalapit sa kanya sa huling taon ng kanyang buhay. Ang mga karanasan niya ay nag-iwan sa akin ng aral na babaunin ko hanggang sa pagtanda. Pero isang tanong din ang naiwan sa akin. 10 araw ang nakakalipas, tumawag siya. 2 beses. Hindi ko nasagot. Sinubukan ko siyang tawagan pero di na rin niya nasagot. Ano kaya ang sasabihin o ibibilin sana niya? I'll be loving you eternally.